Street sa Ortigas Avenue, Pasig. Kung matatandaan nyo, nung Linggo, nagkaroon ng malakas na pag-ulan at ang naging sanhi nito ay ang pagkabitak ng portion ng lupa dito sa Topaz Street. Ngayon po, samahan nyo po ako at titingnan natin ang nagawang pinsala ng dulot ng malakas na pag-ulan na ito. Ang Topaz Road ay between siya ng Ruby Road, corner ng Opal. So, Ruby Road and then Topaz Road. Exact location po ng Topaz Road, kung magagaling kayo sa Mega Mall, dito sa may ADB Road, and then kakaliwa kayo sa Opal Road, and then kaliwa ng Topaz Road. Ito po ang kahabaan ng Topaz Road. So, makikita po natin ang pinsala na nangyari dulot ng malakas na pag-ulan. Vicinity ng Topaz Road. Ang kahabaan na to ay ang Opal Road at ang nasa kabila ay kadugtong pa rin ng Topaz Road. So makikita nyo po na may cordon na ang lugar na nabanggit. Bawal pong dumaan dito dahil napakadelikado. Ang pinsala ay umabot sa 2 metro ang lapad at ang lalim ay 10 feet. Ang exact location nito ay sa tapat ng Sarber's Cave Kama. At sa harapan din po ng Joy Nostalgs Manila ang umpisa ng pinsala. Yung mga papunta sa kabilang building ay pwedeng dumaan dito sa Sarber's Cave Kama para hindi makadaan dito sa bitak na kalsada. Inaalam pa ang tunay na sanhi ng insidenteng ito kung ito ay sanhi ng construction na nandito sa tabi lang ng kalsada. Isa rin tinuturong dahilan at inaalam pa kung ito ay sanhi ng mga drainage dito sa gilid ng kalsada. Ayon sa Engineering Department ng Pasig City, magkakaroon ng soil sample at aalamin nila kung ligtas ba na magtayo ng building dito sa tapat ng kalsadang ito. Ito ang eksaktong haba ng damages. Ang gandun pa sa dulo. So makikita dito yung mga construction personnel na nag-aayos para sa kaligtasan ng mga tao dito sa paligid. Hanggang dito po yung dulo ng naapektuhan na pagbitak. Makikita nyo may mga sandbag para matakpan ang bitak. Ayon po sa mga residente, itong portion na to, yung may drum na nakapatong, yun yung pinakamalaking bitak na kasya daw po ang gulong ng motor sa lalim nito. Ang lahat ay pinag-iingat at pinapaalahanan na huwag magpanik. Kasalukuyan pa po itong iniimbestigahan kung ano yung cause ng pangyayari. Ang serbisyo ng tubig at kuryente ay hindi naman po naabala. Tuloy-tuloy lang po ito.
sa ngayon po, bawal pong dumaan dito sa area na to at mayroong mga nagbabantay na taga Barangay San Antonio. Makikita po dito na naka-standby ang emergency rescue vehicle ng Barangay San Antonio at ang search and rescue ng nasabing barangay. Stay safe po tayo mga kabeshi at iwasan po natin magpunta sa mga delikadong mga lugar. Thank you for watching po.